kung magbabase tayo sa mga napapanood nating pelikula, ang mga kriminal ay matatalino, organisado, at planado ang gagawin nilang krimen. At gagawin ang lahat para hindi sila makilala at mahuli. Pero may kasabihan nga tayo na hindi lahat ng tao ay ginawa ng magkakapareho. Meron ding mga kriminal na sadyang tulonges o may pagkasyunga na nahuli ng kamera. Ready ka na bang makilala ang mga pinakatangang kriminal sa mundo? Ang unang bida natin sa video nito ay isang lalaki na tila gustong magnakaw ng mamahaling souvenir sa kanyang pagpunta sa gallery. Ang pag-cover ng mukha sa paggawa ng krimen ay hindi na daw uso ayon sa kanya. At ang mga totoong henyong kriminal ay tatago lang ang ganito kalaking painting sa jacket nila. Wala naman makakapansin. Plan number 2, paano kung pasimpleng bitbitin mo na lang ito habang sumisipol palabas ng pinto? Siguradong wala naman makakapuna sa'yo. Well, malas lang ng kawatan na to dahil nahuli agad siya paglabas niya. Isang akyatbahay naman ang bida sa video nito at tila walang tao sa bahay, kaya naman malakas ang loob ng kawatan na pasukin ito kahit tirik ang araw. Narealize niya na nakalak ang pinto, kaya naman naisip na lang niyang sa bintana dumaan. At dito ginawa niya lahat ng paraan para masira ang bintana. 2,000 years later. At makailang saglit lang ay nasira na nga niya ang bintana at tuluyan na nga nakapasok ang kawatan. Yun nga lang, wow, mali ito dahil nakabukas naman pala ang garahe at wala naman palang laman ang bahay. Kaya naman walang napala ang tangyangot na kawatan kundi umalis na lamang. Ang isa sa pinaka-importanting disguise kung gagawa ka ng isang krimen ay takpan mo ang iyong mukha. Ang sunod na bida natin ay isang eksperto pagdating sa nakawan. First, dumating siya sa tindahan na nakasuot ng polka dot na clown pants at sumilip siya dito nang walang maskara para daw sa mga pulis. Okay. Pagkatapos ay nagtago muna siya sa pag-aakalang walang makakakilala sa kanya dahil nagsuot pala siya ng stocking na maskara na nagawa niya sa pamamagitan ng magic. Pagkatapos nito ay handa na daw niyang pasukin ang tindahan, kaya naman binato niya ito ng kung ano. At nang hindi ito mabasag ay nagpanik ang mama at napatakbo sa takot ang kawatan at makailang beses pang nadapa dahil sa kaingutan. Ganito naman daw ang gawin mo kung gusto mo mabilis na sumikat. Ang video ito ay nakuna naman sa isang dashcam na isang Uber driver at tila hindi napansin ng babae na may camera palang nakatutok sa kanila. At makailang sandali lang bago sila bumaba ay ninakaw nito ang pera sa tip box ng driver. Oh, hell no! Dahil dito, pinost ng Uber driver ang video at nag-viral ito sa social media. Nani? Kaya naman katakot-takot na pangbabas ang nangyari sa babae at napag-alaman pa na isa pa palang modelo ang babae na tuluyang nasira ang karir dahil dito. Kadalasan ang mga kriminal ay pinipili ang mga tindahan na ho-hold upin. Yung alam nilang maraming laman ng kaha. Kaya naman ito daw ang apat na steps sa pang-hold up ng store. Step 1, hold upin ang vape store na siguradong konti lang ang laman ng kaha. Step 2, bunutin at ilaglag ang baril sa ilalim ng kahera para na-disarmahan agad. Step 3, subukan mong kunin ang baril at umakya sa salamin na cabinet para maiwan mo ang iyong fingerprints para sa mga pulis. At step 4, tumakbo na mabilis habang nalalaglag ang iyong salabal. Nice try, tangyangot na kriminal. Dahil sa pandemic ay nauso ang mga bisikleta, kaya naman dumami din ang mga magnanakaw ng bisikleta. Kaya naman naisip ng kawatan na ito ang pinakasafe na lugar kung saan pwede siya makapagnakaw ng bisikleta. At ito
ay ang mismong entrance ng police station. Tama kapatid, police station pa talaga. Sa police station pa talaga siya nagnakaw. At wala pang ilang minuto, ay nahuli na nga ang tangyangot na kawatan na ito. Ang sunod na mga bida naman natin ay dumating na well prepared. Kaya naman naisipan nilang magdala ng bato para pasukin ang tindahan at para basagin ng salamin ito. At nang babatuhin na nila ang salamin, ay ganito ang nangyari. No. Naging epic fail ito at nabato ng kawatan ang kasama niya. Well, isa daw siyang mabuting kaibigan at napigilan niyang gumawa ng krimen ang kaibigan niya. Sawa na daw ang may-ari ng tindahan na to sa mga kawatan na laging pinapasok ang tindahan niya. Dahil dito, nakaisip siya ng isang magandang paraan para matrap ang mga kriminal. Kaya naman ang pasukin ito ng isang kawatan ay hindi niya alam na may nag-aabang pala sa kanyang patibong. Ang mga pinto pala ay automatic na naglalak pagkasara mo dito. Kaya naman nagpanik ang mama at tuloy ang natrap dito na parang isang daga. Makailang oras siyang nilabanan ng mga pinto at lahat ng paraan ay ginawa niya para makatakas. Hanggang sa tuluyan na ang maputol ang dala nitong martilyo at wala ding nangyari. Kaya naman, nahuli din ang mga pulis ang tangyangot ng kawatan. Isang grupo naman ng mga kawatan ang mangu-hold up sana sa isang jewelry shop. Kaya naman laking pagsisisi ng may-ari ng jewelry shop dahil hindi siya kumuha ng malaking bodyguard para may pagtanggol ang kanyang shop. Well, hindi niya na pala kailangan ito. Dahil isang 71-year-old na lola na may armas na handbag lang pala ang katapat ng mga kawatan na ito. 5 sa mga kriminal ang nahuli dahil sa kanya. At ang isa pa nga dito ay nahulog pa sa motor dahil sa takot kay lola. Ayon sa Biblia, ang pera ang ugat ng kasamaan sa mundo. Kaya namang karamihan ng mga nangyayaring krimen ay may kinalaman sa pera. Hindi dahilan ng kahirapan para gumawa ka ng krimen. Ang kailangan mo lang ay sipag at tiyaga at mahabang pasensya para maabot mo ang mga pangarap mo. Bago natin tapusin, shoutout nga pala sa mga nanood, nag-likes at mga nag-subscribe sa ating channel. At kung bago pa lang dito, ay click mo na ang subscribe button at pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga kakaiba at magaganda nating mga content. Maraming salamat guys. Hanggang sa muli, stay safe and peace out.